Tapos paano ko, paano palilinawin, paano magkakaroon ng sound effect, paano mag-a-attach ng photo, ng video. Hindi talaga ako maalam. Aba, naniniwala ako kapag ikay masaya sa buhay mo at sa ginagawa mo, basta nilagyan mo siya ng puso, at the end of the day, masayang resulta. Yun ang sinasabing, do what makes you happy. Hanggang sa natuto na ako, gawin pala natin yung magpapasaya sa atin. At huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao, tulad ng mga basher na nare-receive ko, natatanggap ko lalo na ngayon. Corny daw ako. Wow, masabi, masamlang daw ang bibig ko. Hindi man daw nakakatuwa yung mga content ko. Marami akong nababasa pero hindi ko na-play. Yo! Nagbabalik naman po si Batang Saudi. Hindi ka pogian pero saksakan ng kasarapan. Hindi mo malalaman kung hindi mo matitikman. Mga kabataang, na-miss ko ho, na-miss ko ho kayo. Na-miss ko hong magligalig, na-miss ko hong gumawa ng ganitong content. Ang mag-inspire ng mga kapwa ko OFW, kapwa ko kababayan, kabataang, lalong-lalo na yung mga mahal ko na nagtatrabaho sa Middle East, espesyal ang mga taga Saudi Arabia. Lalo na yung mga kadama, cleaner, driver, yung mga tipo ng tao na nagtatrabaho sa loob ng basaysay na hindi nakakalabas. Minsan nakakalabas ng bahay once a week, once a month, minsan nga once a year, once in a lifetime, dahil wala silang tiyo. Ngayon, humihingi ako ng pasensya dahil hindi ako makapag-vlog ng ganere. Dahil may mga tindahan ako na pinukusan ng kabilang buwan, mga tindahan na request ng aking mga kapwa ko, kababayan na pinupuntahan, at tinutulungan ko na rin para magkaroon ng maraming customer at the same time maraming benta. Ayun. Sa mga una, bago ko simulan ng ating content, sa mga kapwa ko vlogger, small vlogger, katulad ko small vlogger, mga baguhan din yung sa Saudi Arabia, huwag kayo magkukuha ng picture or video sa isang tindahan o sa isang gusali kung hindi kayo nagpapaalam. Kayo ay magpaalam muna dahil minsan kaka-picture mo, kaka-video mo, baka ikaw pang mapahama. Okay, ako ay nagpapaalam at the same time, ini-interview ko rin yung may-ari or yung in-charge or yung manager ng isang shop or tindahan. Alright, ngayon punta tayo sa content natin. Bago pala simulan, maraming salamat sa mga baguhan ho na subscribers. Hindi ko na kayo may isa-isa. Napaka sarap sa pakaramdam. Pagising mo, dumadami tayo. Marami nagsusubscribe sa iyo. May nagpa-private sa iyo. May nagko-comment sa iyo. May regular na nga na nagpapasalamat. Nawawalan daw sila ng problema. Kapag napapanood yung video ko. Kapag meron ako ginagawang kalokohan. Kawalang hiyaan. Wala akong tubig. Kaya ako'y blessed na ako dun. Blessing is the best gift ever. Totoo yan. Kahit hindi tayo magkakilala, kahit hindi tayo nakikita, pero sa pagbuka ng bibig ko, sa mga inilalabas ko, sa bunganga ko, ng mga kawalang hiyaan, pero may aral, nawawala yung inip ninyo tulad ko, nawawala yung mga panandali ang problema, lalo ng mga iniwan ng jowa dyan. Stress sa buhay, tag-gutom, Diyos ko puro din. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng tao ay may problema. So ako may problema din. Siguro marunong lang ako mag-handle ng problema. Kasi iniisip ko ang problema dapat ang ma-problema sa atin. Pero habang iniisip mo siya, ginagawa mo siya ng solusyon. Ngayon, paano ba ako nagsimula mag-vlog? At bakit ko pinagpatuloy ang pag-vlog? Kwentuhan ko po kayo. Hindi ako marunong mag-vlog talaga. Hindi ako marunong humarap sa camera. Hindi ako pala social media noong bago sumapit ang pandemya. Way back 2020, buwan ng Marso, nagkaroon ng pandemya dito sa Saudi Arabia. Nag-TikTok ako. Yung TikTok ko ay naban. Naban. Yung unang-unang TikTok ko. Tapos, bibisa natin ang kwento. Tapos, nag-live ako doon.
puro kalokohan, sayaw, alaay, patanggenyaw, gayang-gayan. Naban na naman ako. Kasi ang dami na live. Permanently ban ako sa live sa TikTok. Grabe. Dahil, 8 beses ako nireport. Hindi mo ako naghuhubo. Hindi mo ako naghuhubad. Wala mo akong sinasabi na ikasasama ng pandinig mo. Siguro, pag nagre-retalk ako, maraming natatamaan or nagsiselos sa mga asawa or jowa. Sa akin ho ay content-content lang. Good vibes lamang ako. Kung meron akong may naririnig ko yung salita sa akin, hindi maganda. Yun ay good vibes lamang. Dahil ako magsasabi na ang salitang masama, pag iyong ginawa, ikaw ang masama. Pero pag ang salitang masama, pinasok mo din eh. Tapos pinaikot-ikot mo, kita-kita. Ibig sabihin, good vibes yun. Pasensya na sa buhok ko. Parang bagong gising lang eh. Pauwi na rin ako. Mga kabataan, ganito yan. Ay di, may mga kaibigan ako sa amin, sa Sanong Batangas. Sabi sa akin, kabataan parang kasi masayayin. Kapag vlog ka na kaya, ay di nag-vlog ako. Ngayon, yung unang-unang vlog ko, ang aking istorya agad ay buhay ko. True to life story. Ala, nakatatlampu ata akong take kasi hindi ko alam kung paano ko aanggulo, gagarni ko, sangga ako makinis, sangga ako makampugi. Ay, wala pa din yung filter. Ako hiyang-hiya. Oo, talaga naman. Sabi ko, ano kang gagawin din eh? Tsaka hindi ko maalam mag-edit. Tanong ako doon. Hindi ako maalam mag paano kukunin yung clip video, tapos paano palilinawin, paano magkakaroon ng sound effect, paano mag-a-attach ng photo, ng video. Hindi talaga ako maalam. Aba, naniniwala ako kapag ikay masaya sa buhay mo at sa ginagawa mo, basta nilagyan mo siya ng puso, at the end of the day, masayang resulta. Yun ang sinasabi. Do what makes you happy. Hanggang sa natuto na ako, gawin pala natin yung magpapasaya sa atin. At huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao, tulad ng mga basher na nare-receive ko, natatanggap ko lalo na ngayon. Corny daw ako. Wow, ano sabi? Masablang daw ang bibig ko. Hindi man daw nakakatuwa yung mga content ko. Marami akong nababasa pero hindi ko pinag-iisipan na ngayon. Doon ko pa sila pag-iisip at bibigyan ng oras. Siyempre, doon ako sa mga may taong naniniwala sa akin. At hindi ko naman dapat ipaliwanag ang sarili ko sa kanila. Tanong, may ambag ka ba sa buhay ko? Ang inay at tatay lang alam ko, tsaka mga kapatid ko, tsaka sarili ko. Mas kilala ko ang sarili ko, dapat ikigayon din. Kapag may kumu-question sa kakayahan mo, ang sabihin mo, ako to. May tiwala ako sa sarili ko. As long as wala tayong ginagawang masama. Tama, hanggang sa nagkaroon ako ng maraming followers, natuto akong mag-edit, natuto akong mag-vlog. Pero alam niyo sa totoo lang, napakahirap maggawa ng mag-vlog. Ang mahirap sa pagba-vlog ay ang mag-isip ng content. Akala niyo madali. Nako po. Yung garni pagsalita ng bibig, pagsasalita sa paglabas ng mga salita sa bunganga mo, mahirap din ho ah. Bakit hindi ako nahirapan? Alam niyo kung bakit? Sana ma-inspire ko kayo dito. Dahil lahat ng content na pinasok ko sa aking YouTube channel dito sa Batang Saudi ay base sa aking karanasan at kakayahan. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay ko dito sa Saudi Arabia sa loob ng 12 taon ay aking laging sinasampol. At doon ako kumukuha ng content. Kasi naniniwala ako kapag ikinagsalita at may nanood sa'yo, malalamat, mararamdaman ng isang manonood, kahit hindi ako, ako'y manonood din. Mararamdaman ko kung yung content creator, blogger, YouTuber, TikToker, kahit anong social media, ay kung nagsasabi ng totoo. Tingnan mo sa mata. Tingnan mo sa bukan ng bibig. Kasi masarap magkwento, lalo na kung totoo. Kaysa sa iyo na nagkukwento ka, tagpi-tagpi, hindi naman totoo. Ang tawag sa'yo ay KSP. Kulang ka sa pansin. Huwag kayo on. Masarap magkwento ng totoo, lalo na't naranasan mo. Hindi pwedeng magkwento ng narinig mo lang. Wala kang proof. Nakita mo, pwede. Pero yung narinig lang at sinabi sa'yo, pangit din, wala kang pruweba. Dapat totoo. Alam nyo kung bakit? Ang sarap-sarap magsalita kapag talagang nagsasabi ng totoo. Kasi pag hindi ka nagsabi ng totoo, hindi manonood ang iyong niloloko. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, sarili mo ang niloloko mo.
dapat mas maganda yung totoo, dahil mararamdaman talaga ng puso mo at saka ng manonood, totoo to, gusto ko to. Gayun yun. Masarap mabuhay ng totoo. Wala kang inaapakan, wala kang niloloko, wala kang tinatry to. Basta, go with the flow. Yun. At nagpapasalamat ako bilang isang content creator na tsaka dito sa pagbablog ko, dumami talaga ang mga kakilala at mga naging kaibigan ko dito sa pagbablog at tsaka sa pagtitiktok. Sobra! Ito, isa ito sa nagbigay sa akin ng saya, nagtanggal ng lungkot, medyo nagpataba. Payat pa nga ako dati. Oo. Tsaka dito ko natutong humarap sa camera para kung ulaga din o nag-imag-isa ako din, katutok lang sa camera. Dito din ako nakakalimutan minsan yung stress sa trabaho. Stress sa trabaho. Hawak naman ang oras ko. Tapos, hindi ko maramdaman na ako yung mag-isa. Pero mag-isa ako din sa Jeddah. Dahil sa pagbablog, lumakas ang loob ko. Mas nakilala ko yung sarili ko. At the same time, totoo are, doon tayo sa real talk. Nung ako'y naglalive sa TikTok, talagang may nagpapadulas. Nagpapalipar. May kita rin ako sa TikTok noon. Medyo maliit lang naman eh, pambili ng bigas. Dahil sa inyong mga followers or subscribers ko, maraming nagtitiwala, maraming natutuwa. Kasi masarap sa pakiramdam yung may napapasaya ka. Kasi ang pag ikay may napasayang tao, masarap sa pakiramdam. Kasi ang salitang masaya, hindi mo yung nabibili kahit sa parmasi. Hindi mo mababayaran ang salitang masaya. Yan ay kusang nararamdaman. Sobra. At gumawa ka ng tama, iwasto mo yung tama, iwasto mo yung mali na ginagawa mo. Basta do what makes you happy. Do it whatever you want. Basta alam mo sa sarili mo, ayos ka, totoo ka. So, kaya ako, bakit ko to sinabi? Sa mga kapwa ko, OFW na nalulungkot, abay mag-vlog ka na. Basta lagyan mo ng puso ang lahat ng ginagawa mo. Content, magaling ka magluto, magluto ka, garne. Lagyan mo ng konting good vibes. Magaling ka kumanta. Magaling ka magsayaw ka, mag-dance instructor ka. O, step 1, step 2, pa! Ganon, bayaw! O, mag-travel ka, may pera ka, travel! Kaya, mang-inspire ka ng tao. Ako, ang content ko, alam niyo naman, kalokohan, pero may konting aral. Okay? Kaya ko ginawa ito dahil pag wala ka sa abroad, pag ikaw nasa Pilipinas, hindi mo mararamdaman yung salitang lungkot kung hindi ka nag-abroad. Mas makakarelate din yung mga kapwa ko OFW, lalo-lalo na sa Saudi Arabia. Sa totoo lamang ho, itataya ko ang aking sambuang sahod. Napakalungkot ho dito sa Saudi Arabia. Ikaw mismo ang gagawa ng ikasisiya mo. Yes. Happiness is a choice. English iyon. Lahat ng desisyon sa buhay ay nasa sa iyo. Gusto mong sumaya, magpakasaya ka. Gusto mong malungkot, tiyan ka sa loob ng kwarto mo. Ikaw ang magdidesisyon sa lahat ng gusto mong gawin. Hindi ang katabi mo, hindi ang jowa mo, hindi ang asawa mo. At magtiwala ka sa sarili mo. Ang lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Kasi pag gusto ko, makukuha ko. Dapat gayon. Ang pananaw sa buhay dapat ay napakataas, positibo. Iwasan ang mga taong negatibo. Ako ganun. Kapag ang tao sa akin, naririnig ko, nararamdaman ko, question mark sa akin. Hindi kita pagkakausapin. Pero pag ikaw ay tulad ko na good vibes, ako mismo ang tatawag sa'yo. Ganun ho ang ugali ko. Ako'y doon lang sa mga taong masasaya. Doon ako sa taong tanggap ako. Doon ako sa taong good vibes. Doon ako sa taong alam ko na akin ka. Akin ka talaga. Hindi, yung pro. Patangin. Parang gayon. Yung parang kapatid. Dahil naniniwala ako, magkaiba ang kaibigan sa kakilala. Hindi lahat ng kaibigan ay kilala mo. At hindi lahat ng kaibigan mo. At hindi lahat ng kilala mo ay kaibigan mo. Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko dun sa kakilala pa lang. Getting to know each other nga pala. Kasi, base sa akin kakaranasan, ang kaibigan mo pa mismo ang tatrader sa'yo. Alright, yun. Maraming salamat ho. Ako nga pala po si Batang Saudi. Sana na-inspire ho kayo sa aking napakagandang content. Ito kayo huwi na. Pagutom na rin. Ako ho ang nagsasabing sa bawat pagdesisyon sa buhay, hindi lang isip ang pinapagana.
kasama ang puso at malawak na pangunawa. Dildil asensyalasyon. See you next vlog. God bless.